ang kalalakihan at kababaihan ba sa Islam ay maituturing na magkapantay? Sa pagtugon sa tanong na ito, marapat muna nating ilarawan ang katagang magkapantay, tukuyin ang mga aspeto na bumabagabag sa atin pagdating sa usapin ng pagkakapantay ng kasarian. Ang Islam ay nagtuturing na ang babae at lalaki ay magkapantay pagdating sa intelektual at espiritual na mga aspeto. Para sa isang Muslim, ang mahalagang usapin ay kung sino ang magiging pinakamalapit sa Diyos at magkakamit ng pinakamalaking gantimpala. Sinabi sa Quran, sino mang gumawa ng kabutihan mula sa mga kalalakihan o kababaihan habang siya ay nananampalataya, ay sila yaong papasok sa paraiso at hindi sila dadayain ng kahit katudlok sa buto ng datiles. Quran chapter 4 verse 124. Tunay na mga kalalakihan at kababaihang Muslim, ang mga kalalakihan at kababaihang mananampalataya, masunurin, makatotohanan, matiisin, mapagpakumbaba, ang mga nagkakawang gawa, nag-aayuno, nag-iingat sa masisilang bahagi ng katawan, umaalala kay Allah ng madalas, inihanda ni Allah para sa kanila ang kapatawaran at gantimpalang malaki. Quran chapter 33 verse 35. Walang pinagkaiba sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan sa kanilang relasyon sa Panginoon. Sila ay magkapareho at magkapantay sa mata ng Diyos at sila ay parehong mananagot sa Kanya. Ang kababaihan tulad ng kalalakihan ay pinag-utusan na sumamba sa Diyos at pareho silang pinangakuan ng gantimpala at parusa ayon sa kanilang mga layunin at gawa. Pagdating naman sa aspetong pang-ekonomiya, ang bawat lalaki at babae ay malayang mga nilalang. Parehong ang kalalakihan at kababaihan ay may karapatan na magmay-ari, magnegosyo at magmana mula sa iba. Pareho silang may karapatan na makatanggap ng edukasyon at pumasok sa isang maayos na trabaho. Ang pag-aaral ng kaalaman ay obligado para sa bawat Muslim at ang pigilan ng kababaihan na magkamit ng edukasyon ay taliwas sa turo ng Islam. Ngunit may isang bahagi na tinukoy sa Quran na kasalukuyan ang kinikilala na ang lahat ng bagay ay nilikha ng magkapares. Kung mayroon mang magkaparehong saysayang lahat ng bagay, ay wala nang pangangailangan sa pagkakalikha sa magkakapares. Ang hindi pagpapahalaga sa pisikal at psikolohikal na pagkakaiba ng mga tao ay hindi makatotohanan at walang dahilan upang magkaroon ng katuwiran ng isang kasarian ay nakahihigit sa isa pa. Ang pagkakalikha sa lalaki at babae ay isang natural na pagkakahati sa tungkulin na nangangahulugan na ang bawat isa ay may gampanin na dapat nilang tuparin at ang bawat isa ay kumukumpleto at nakikipagtulungan sa isa pa. Kaya, ang wagas na pagkakapantay ng kalalakihan at kababaihan sa lahat ng bagay ay imposible at walang saysay. Subalit, hindi rin ito nangangahulugan ng higit na pagpapahalaga sa kalalakihan na nagdudulot ng pinsala sa kababaihan, habang ang ilang mga kahatulan ay maaring higit na nagpapahalaga sa kalalakihan. Marami rin naman ang umaayon sa kababaihan. Ang mga kahatulang Islamiko ay umaayon ng pantay sa kalalakihan at kababaihan at pareho silang may mga obligasyon na nakatakda tungo sa isa't isa. Ang pangunahing pinagkaiba ng dalawang kasarian na ito ay sa pisikal na aspeto lamang na naaayon sa prinsipyo ng makatuwiran at makatarungang pagkakahati ng mga responsibilidad. Ang Islam ay nag-aatang ng mas mabibigat na gawain sa lalaki at binibigyan siya ng mas maraming pananagutan sa pangangalaga at pagtutustos sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako, ang Islam naman ay nag-aatang ng responsibilidad ng pamamahala sa tahanan at sa pagpapalaki at pagtuturo sa mga anak sa babae, na isang gawain na may ibayong halaga sa pagbuo ng malusog at maunlad na lipunan, na sa kasamaang palad ay minamaliit at minamasama ng mga hindi Muslim dahil sa kagustuhan nilang maging pantay o mahigitan ng kababaihan ang kalalakihan sa lahat ng aspeto. Totoo rin na anumang mahusay na pamamahala sa anumang organisasyon ay nangangailangan ng nagkakaisang patakaran sa ilalim ng isang makatarungang pinuno. Dahil dito ay inaasahan sa Islam na ang asawa ang pinuno ng isang pamilya na siya ay kukonsulta sa kanyang pamilya ngunit siya ang may huling desisyon sa bagay na ito. Ang antas ng otoridad ay hindi nangangahulugan kahit kailan na dinulot ni Allah na ang lalaki ay nakahihigit sa babae. Ngunit ito ay simpleng lohika lamang sa pagbabahagi ng mga tungkulin sa isang tahanan.
Ang kalalakihan at kababaihan ay mayroong pantay na papel na ginagampanan sa sangkatauhan at ang mga karapatan at responsibilidad ng parehong kasarian sa Islam ay makatuwiran at balanse sa kabuuan nito. Bagaman ang kanilang mga obligasyon ay magkaiba sa iba't ibang mga bahagi ng buhay ayon sa pangunahing pisikal at psikolohikal nilang pagkakaiba, ang bawat isa ay pantay sa kanilang pananagutan sa kanilang mga partikular na mga tungkulin.